Alam ni Celine na kailangan siya ni Ram. Naawa siya pero di naman niya masagot kung mahal pa niya ito. Siguro, kung alam ni Celine na nandyan lang ang taong hinahanap niya, hindi siguro siya nagdesisyon na makipagrelasyon kay Ram. Pwede maging hikaw yan. Celine, okay ka lang? Mukha kang sira ulo, no? Alam mo, nung malaman ko na may bahay bakasyon dito sila Louie, pinagpilitan ko talaga na dito tayo magbakasyon. Kailangan ko kasing isolito sa tubig eh. Alam mo, Faye, sa kabila ng lake na yan, meron kami dating bahay bakasyonan. Grabe sa bahay nun eh. Paano? Alaman ni Mommy na may anak si Daddy sa labas. Galit na galit ako sa kapatid kong hindi ko pa nakikita. Ang gusto ko lang nun, tumakas, iwan silang lahat. Ayoko ng kapatid eh. Kaya lalayas ako. Nahulog ang sagwan ko sa tubig. Iyak ako ng iyak. Akala ko uuwi na silang lahat sa Maynila. Iiwan nila akong lumulutang. Nung ko nakita ang mga bola, nasa isang papalapit na bangka. Isang bata. Siya ba magsisave sa akin? Hoy, batang iyakin! May regalo ako sa'yo. Habang hawak mo ito, tandaan mo. 9 years old. May boyfriend na ako. Alam, sabi niya sa akin, magkikita pa daw kami ulit. Pero umuwi na pamilya ko. Di na ako nakabalik. This is my way of saying goodbye to the childhood love. Kasi kailangan ako ni Ram. Broken home ka pala, Celine, as like violent separation? Di ba nakita ko pa yung mommy at daddy mo sa bahay niyo magkasama? Ilang taon na kasi away ba't sila mommy at daddy eh. Hanggang dumating ang big day. I just know that day, naalis na nga ng tuluyan si daddy. Sinugod ko sa eskwelahan ng lalaking kapatid ko raw sa labas. Pigilan mo ang mommy mo na sumama sa daddy ko. Pagbigyan mo na ako. Pero alam niyo, that night, sa amin pa rin umuwi si daddy. At hindi na sila nagkagalit ever since. Wala na yung kapit. O, diba? Panalo ko. Celine! Nasa ba si Joboy? Hindi kami makapagsimula ng bonfire dahil wala kami katulong. Oo, pupunta na kami dyan. Tutulungan na lang namin kayo. Sige na. Sige. Oh, yeah. Dyan? Nasaan na ba kasi ako? Ito, nagpapakabayani. Isosolve ko sana ang problema ni best friend Louie. Sikreto kong nilusob ang spare tire ni Congressman Antonio. Pakilagyan ng tubig tsaka yelo ah. Halika-halika. Itong electric fan nag-overheat ata kanina eh. Pakicheck na lang ah. Oh, Antonio. Yun nga, hindi ba sinabi mo sa akin, pinangako mo sa akin, magsasama na tayo. Shit, Lobat. Miss? Ay! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba pinapaayos ko sa'yo yung electric fan? Gusto mo tawagin ko yung manager mo? Nako, miss, hindi ako nagpunta rito para magayos ng electric fan. Kaibigan ako ng anak ni Congressman. Joboy. Ikaw yung nasa resort kanina? Bakit pinapunta ka ba ng kaibigan mo dito? Hindi niya alam to. Dahil ayoko masira yung bakasyon namin.
Sabel. Bisbistado na. Layoam na si Congressman. Kaya ka nagpunta dito? Aba, may mga kaibigan pa palang katulad mo. Ang tindi mo rin, ano? Hindi nga electric fan ang inaayos mo, pero buhay nang may buhay ang pinakikialaman mo. Baka dito lang ako makabawi sa laki ng utang na loob ko sa kaibigan ko. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Dahil hindi mo alam kung gaano kahirap umasa ang makihati sa pag-ibig ng iba. Sa maniwala ka't sa hindi, alam ko. Alam mo, Miss, marami nang naapektuhan sa relasyon na yan. Marami nang nasasaktan. Pamilya, anak, pati ikaw. Di nga pala ako rumboy. Napansin nyo, malambot ang puso ko sa mga kabit, mga itsapwera. Ganun. Paano? Lumaki akong anak ng kabit. Eh di laging itsapwera.